Ang problema kasi yung iba, ibang driver, may mga pride. Pag ino-overtake ka, alam mo gagawin nila. Doon nila bibilisan. So mali yun, violation yun. Left alam mo, left right, kaliwa kanan. O sige, so mag-i-English na lang tayong dalawa. So Ma'am Pat, nandito tayo sa loob ng ating driving range or maneuvering site. Aatras po tayo, no? Lalabas tayo. Pero total nakita nyo, bakante ito. Kasi ang kadalasan check nasa isip mo, pag lalabas tayo ng gate, kukunin mo yung paatras doon eh, di ba? Pero maging wise kayo pagka lalabas kayo ng gate. Mas magandang lumabas ng doon na kayo nakaharap kaysa yung umaatras. O, paano ka ngayon lalabas doon ng paharap na? Iaatras mo dito. No, yung pinaka-tail na itong kotse, kukunin mo paatras. So, syempre, doon ka nakaharap. O, lalabas na tayo pa ganun. Okay? Kahit saan ka mapuntang mga nag-park ka, laging ganoon ang isipin mo. Mas madaling lumabas ng paharap kaysa paatras lagi. Okay? Ready ka na? Ma'am Pat, no? Okay, tara. Yan. So, nakita mo yung poste. Ito, di ba? So, alam mo yung isang metro kung gano'ng kahaba. Familiar ka. Yan. Mga isang ano mo, no? Anong tawag doon? Dipa. Yeah, isang dipa, oo. So, gano'n ang distance. Okay? Tapos, pag nandun na po, tsaka po, i-turn yung... Oo, turn mo ng todo. Actually, medyo konti na rin kabig. Ha? Magtira ka lang, wag mo lang sagarin kasi maluwag naman siya. Pinaka-safe na yung isang metro ang distansya dun sa poste na yan. Ito, ha? O, tingin, ha? Rear mirror. Okay dyan? Dito? O, pag umaatras ka, minsan may mga nakapark na kotse dyan. Siguro doon mo rin titingnan mo rin yung left na front mo, yung corner, ha? Okay, sige. Sa ngayon, wala naman. Clear naman. Ayan, sige, sagad mo na. Dyan, walang nakapark na motor. Kaliba? Ayan, very good. Sa likod, walang nakapark na sasakyan. Okay, malayo pa. Ayan, oops, ganito ano. Habang gumagalaw ka ngayon, maatras ka, di ba, nakaganyan pa yung manibela mo. Ikakabig mo na siya. Sige, dahan-dahan. Kabig mo ng kaliwa. Sige. Habang maatras. Sige. Sagad. Sige. Oops, ya. Okay. Stop. Yan. Okay. Anong gagawin natin? Drive. Okay. O, titigyan mo yung kaliwa mo, ha? Baka tamaan yung motor, no? Okay. Yan. O, di ba? Mas maganda yung lumalabas ka ng paharap kaysa yung lumalabas ka ng paatras. Okay? Sige. Turn right. Ayusin mo lang yung paghawak mo na manibela, no? Tingin sa kaliwa. Sige. Full right. Oh, sigurado kang wala sasakyan, ha? Okay, sige. Diretso tayo. Oh, baka tamama rito, ha? Sige. Okay, oh, tara, diretso na. Lumikaw ka nga pa kaliwa. Kaliwa? Diyan. Hindi ko po alam yung kaliwa. Diyan. Ah, left. Aba. Left alam mo. Aba. Left, right. Aba. Kaliwa, kanan. Hindi. O sige, so mag-i-English na lang tayong dalawa. Sige. Hindi, joke lang. Baka dumugo yung ilong ko eh. Hindi, yun lang lang. Yung kaliwa, kanan. Okay. Saan ka ba nag-aaral? UP? UP. Yan, kaya pala eh, no? Sige. Shoutout sa mga taga-UP ha. Mag-aral Pampanga. Kayo sa amin, UV Pampanga. Okay, o, sige. Abante na tayo. Walang kaba, ha? Meron. Alisin mo na yung kaba mo, ha? Kasi yung kaba, dyan kami sa matataranta. Pag may biglang sumulpot na motor, imbis na hindi mo siya masasagasaan dahil sa kabado ka, nataranta ka, masasagasaan mo pa siya. Yung sa kaabo pala, ganyan po, masakit na muna. Yan, okay naman yan. O yung kanina nakikita, pag ganun-ganun lang naman yan, hindi mo na kailangan iangat yung paa mo, no? Tingnan ko. Okay, so, park tayo ha. Lipat mo nga sa accelerator yung paa mo. Okay? O, komportable ka na dyan, di ba? So, hindi mo kailangan iangat. Angat mo nga pag lilipat ka. Paano ba? Angat mo yung paa mo.
Hindi, ayan, ginaganon. Oh, 'di ba pangit? Oh, may delay 'yon, mas mahirap 'yon. Ganun lang. Kaliwa kanan lang. Okay. Hindi mo kailangan iangat yung paa mo, ha? Okay, sige. Oh, syempre, lalabas tayo. Ang may right to pray diyan sila, no? Okay. Oh, sabi na ng kanan. Okay, sige, pasok. Dito ka. Andiyan ka na eh. Oh, tingin sa side mirror, ha? Oh. Pero yung ang proper dyan kanina, dapat pag lumabas ka sa yung pinanggalingan natin, nandito ka muna sa sagadyanan lagi. Huwag yung kukunin to kasi mga fast lane to eh. Saka ka nalang lumipat dahan-dahan, no? Tamang pagmamaneho lang, tamang speed, siguradong safe ka. Okay, sige. Kaso, medyo kulang ka na sa speed. Yung bang masyadong malayo na yung distansya na nasa harap mo, medyo bilisan mo na rin, no? Kasi yung nasa likod natin, baka ayaw rin yung masyadong mabagal sa harap. Although, pwede naman sila umovertake. Hindi ka naman nanonervyos pag matulin? Hindi naman. Hindi naman, okay. Sige. Uy. Ganda ng overtake niya, no? Nakakatakot. Pero at least, oh, hindi ka kinakabahan, di ba? Okay, preno. Yan, tama yung ganyang apak ng preno. Okay, bitaw, accelerate. Yan, tama, accelerate na. Sige. Oh, maganda yung apak mo ng preno, ha? Nung pumreno siya, lipat siya agad, di ba? Oh, ano ba pala tandaan na pumipreno yung nasa harap natin? Pag nagpa-brake jet na po yun. Yan, very good. Pag umilaw na yung likod, tapos bright red siya, di ba? Preno yun. Partida yan, ha? Medyo kinakabahan ka pa, ha? Sige, diretso lang. Nagpa-pressure po ako sa vlog. Sa? Sa vlog. Sa vlog. Dapat isipin nila magaling ako. Yan. Okay, follow magaling niyo. Uy, meron ka rin bang ano? Meron ka rin bang page? Hindi ba? Instagram oh. Lang. Ah, Instagram mo. Sige, sabihin mo yung ano mo. Para dumami followers mo. Ano? Follow me po, KWINC. Yan. It's not II. Yun. O, sige, ha, follow. Yung pinakamaganda ako yun. Ay, ikaw yun. Sige, ayos yan. O, ilabas natin dyan sa screen yung ano mo. Page mo na yan sa Instagram. Lagi ko po kayo nakikita sa TikTok eh. Oh. Sige, diretso. Yan ang mga maling-mali eh. Eto nga pala, no? Samantalayan na natin, mga KSP, no? Kung kayo isusulpot sa ganong intersection, wag na wag kayo manggugulat, nakita niyo yung adventure na yon. Kahit ako, veterano kung kaliwa tayo, signal. Oh, kahit ako'y veteranong driver, magugulat ako sa ginawa nung adventure na puti na yon. Sige, left. So, pagka tayo ay pakiusap ko lang dun sa mga minsan nananadya yung iba, huwag niyong gagawin yun. Maawa kayo dun sa madidisgrasya nyo. Pagdating nyo sa intersection, bigla kayong preno, yung ginawa nun. Di ba? Huwag nyong anuhin yun, ha? Huwag na huwag nyong gagawin yun pag tumagal na rin kayong driver. Pangit yun. Aksidente, makaka-aksidente sila. So, shoutout sa'yo, adventure, ha? Sige, okay lang siya. Okay lang yan. Diretso, kung ano yung ano mo. Kung kaya naman nilang umovertake, overtake yan, eh. Kasi, yan, usually, pag nakakita sila ng driving school, alam nila, mabagal magpatakbo. Timaw na sila, di ba? Basta pag siningitan ka na nila, overtake, yan ang tatandaan nyo. Pag may umu-overtake sa inyo, ano ba ang dapat mong gawin? Bilisan mo rin o... Mag-slow down. Oh, slow down. Or, maintain ka lang dun sa takbo mo. Hindi mo kailangang totally mag-slow down kasi hindi naman hindi niya no-overtake kung hindi niya kaya. Ang problema kasi, yung iba, ibang driver, may mga pride. Pag ino-overtake ka, alam mo gagawin nila, doon nila bibilisan. So, mali yun. Violation yun. No? Tinuturo yan sa theoretical driving course na pagka may umovertake sa inyo, pagbigyan nyo na. So, ngayon, papakita ko sa inyo ng actual mispat, yung tamang pag-turn right or pag-turn left, kung gaano kalayo yung distansya mo rito. Kasi kanina, nahihirapan ako sa'yo, muntik tayong tumama sa kanto.
di ba? Yan. So, kadalasan yan. Dito tayo. Obserba mo yung layo nila. Dito. Basta hindi ka isang metro, isang hakbang. Okay? Diyan na yung pinaka ano, pinakamalayong distansya mo sa gutter. Ha? Pinakamalayo na yan. Kasi yung kaninang kaya ko na naisip na gawan to ng vlog natin, halos yung gulong natin o yung gilid natin, nandito na, konti na lang. Halos isang dangkal na lang. Ha? Isang dangkal, ganyan lang. So, mag-aalangan tayo, sasabit ka. Maraming baguhang driver na ganyan sumasayad. Okay? So, na-imagine mo na, tignan mo yung distansya. Mag-observe tayo dito kung paano siya kumanan. Kaya mo, ha? Kakanan yan. O, malayo, di ba? O, imposibleng sumayad pa yan dito. Okay. My GST driving is cool. Palagi kang safe sa kada biyahe. Ang dami na'y magturo ng disiplina. Maging responsable sa manibela.